Hello po mga ka-netizen. Today po, April 27, ay birthday ng aking friend na si Raquel at ng kanyang sister na si Sel. Si Raquel po ay nasa Hong Kong at si Sel ay nasa Pilipinas. Sabay po sila ng birthday ngayon, kaya we want to greet you. Happy birthday! Happy birthday, Raquel and Sel. Happy birthday. More birthday to come. Si Raquel po ay matagal ko ng friend dito sa Hong Kong. Mahilig po yung gumawa ng mga cake. Ayan po yung mga ginawa niya. Oh. Yan po para sa kapatid niya rin yan. Saka sa kanya, ginawa niya. Pakinggan po natin yung kanyang message sa kanyang kapatid. Birthday po po at saka ng sister ko. Sabay po kami. April 27. Today it's April 27. Sis, kakain na lang kita. Yan, pag-uwi ko. Ayaw nila tatay. Araw-araw laging may birthday. Promise ko yan sa inyo. Hindi na tayo kakain sa labas. Tama, ako na lang gagawa. Para magsawa pa tayo. Araw-araw, laging may birthday. Sisipagan ko. Para naman matikman niyo yung mga ginagawa ko. Sana sa December, kung ano yung kalooban ng Panginoon, makauwi ako ngayong December bago po magpasko. Salamat po. Hello po, this is Sister Raquel at siya po kaibigan kong OFW dito sa Hong Kong. 23 years na po siya dito. Yan po yung mga kabarkada namin dito, mga friendship namin with Sister Raquel na talaga pong napakabuti niyang kaibigan. Ayan po yung napunta siya sa bahay at gumawa siya ng turo siya sa amin ng paggawa ng pizza. We enjoy having fellowship with her. Napakabait po ni Sister Raquel and she like cooking and baking. Kaya po, yan, natuto rin po kami, tinuruan niya po kami. Kaya po, napapasalamat po kami sa kabutihan ni Sister Raquel. At ngayon po, ay karawan niya. Kaya pinabalik po namin sa kanya ang pagpapasalamat. Nibigay papuri sa kanya sa malaking ginagawa niya. Siya po isang mabuting anak ng Panginoon at napakabuti po niya sa aming mga magkakaibigan. At ayan po, yan po kami saan po sila nag-i-stay sa Shatin. Yan po yung isa sa mga friend niya, si Tita Lin. Alin. At siya po at mga kasama namin ay bumabati sa kanya ng happy birthday. Ayan, masayahin po siya, masarap po siyang kasama. At saka po, napakabuting nga pong kasangbahay dahil tumagal po siya ng 23 years dito sa Hong Kong. So, ibig sabihin nun talagang napakabuti ng paglilingkod niya sa kanyang amo. Ayan, yan po sila nag-i-stay pag Sunday, pag holiday, ayan po, nung Christmas. Sa fellowship at yan po yung kapatid niya nag-post siya ng birthday nilang dalawa. Yan po sa park, magaling din po siya mag-posing, siguro may pangarap mag-model. Kaya po nakakatawa Sister Raquel. Isa pong mabuti at magandang kaibigan. Ayan. At saka po magaling po siyang gumawa ng cake. Ayan po. Kaya pag gusto mo paggawa ng cake, just message me para magpagawa ng cake sa kanya, special made. Yan po. Yan po na masyal kami sa Taitan. Pag holiday po, nakakasama po namin siya. Lalong-lalo pa, bihira lang siya mag-holiday. Pero nai-enjoy naman po niya. Kaya nagpapasalamat po kami. Sister Raquel, pinapanalangin namin na ikaw ay bigyan pa ng Panginoon ng more birthday to come. More health, gayon din po. More provision sa lahat ng pangangailangan mo. Kaya po, sa pamilya mo din sa Pilipinas. Ayan po, nag-enjoy po siya sa kanyang pag-holiday. Bihira lang po kasi siya mag-holiday. Kaya po, sinusulit naman niya. And we enjoy the fellowship with her. So, ayan po yung kapatid niya, si Sel. Silang dalawa, Sister Raquel. Ayan si Sel. Kaya, para yung birthday nila ngayon. So, they are celebrating the day of their birthday today. So, happy birthday, Sister Raquel and Sister Sel. More birthday to come.
Thank you sa kabutihan mo, Sister Raquel, and I hope I can see your sisters in Philippines also. Kasi si cellphone nasa Pilipinas. So, si Raquel gumawa ng cake para sa kapatid niya at sa kanya dahil birthday nila ngayon. Ayan po. This is Roselle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, sister Roselle. God bless more. Love you. Oreo cake po siya na ginawa ko po para po sa birthday ko. Birthday ko po at saka ng sister ko. Sabay po kami April 27. Today it's April 27. Yan po. Para po sa aming magkapatid. Sis, kakain na lang kita. Yan. Sampagita po ng Hong Kong yan. Go! Go, go, go! Paro-paro, G! Paro. Paro-parong bukid. Nalilipad-lipad. Paro-parong bukid. Nalilipad-lipad. Hello mga ka-netizen, pagbigyan na po natin si Raquel, total birthday naman niya. Ayan po natin siya magwala. Hindi po. Magaling naman siya kumanta eh, pangarap niya maging sampagita in the future. Kaya pagbigyan natin. Happy birthday, sis Raquel! Puri po sa salamat sa kanya po binibigyan. Kung hindi po dahil sa kanya, wala rin po akong mga pangarap para sa pamilya ko. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you,
na rin po sa aming kaibigan. Ayan po ang encouragement ni Sister Raquel. Kaya nga po, imagine po, 23 years sa isang amo, talaga nagpapatunay na isa po siyang mabait na kasama sa bahay. Yan. At ang amo niya rin siyempre mabait. Kasi imagine, nakatiis siya ng 23 years sa amo niya. Alam niyo po si Sister Raquel, bihibira rin yan mag-holiday. Pero tignan niyo naman, sulit na sulit pag nag-holiday siya. Dahil talagang binagamit niyang work talaga. Ano po mga struggle ninyo na na-encounter, Sister? Siyempre po, marami rin po tayong mga pagsubok po na dumarating sa buhay po natin. Siyempre po, number one, dahil nandito tayo, nangangamuhan tayo. Siyempre po, hindi naman porkit mabait rin ng amo ko, tao rin naman po yun. Eh, kung ako man din po nagagalit rin yun. Nagagalit rin po yun. Kaya lang po, kailangan lang po tayong magtiis dahil kahit na gusto natin umuwi para lang po sa pamilya natin, eh, kailangan natin magtiisan ng lahat. Dahil para rin sa pamilya para natin. Po sa ating sa pamilya natin at sa mga pangarap po natin. Hindi ko po kinahihiya ang maging katulong bilang isang OFW. Masaya po ako dahil masaya rin po ako dahil dito po nakamit yung konting biyaya at pagpapala ng ang OFW po ay mga bayani natin. Yan. Kaya hindi po kinakayayan dahil kayo po mga bayani ng ating bansa ay nagdadala ng dollar sa Pilipinas, di ba? Salamat po. Yan, di ba? How about your, paano po naman yung samahan niyo sa buhay? Siyempre, matagal niyo silang hindi nakikita. Sa panahon ngayon, dahil pandemic po ngayon, ay medyo nakaapat na taon na po akong hindi umuwi. Na Pilipinas. Hindi pa po ako umuwi ng Pilipinas, pero ang dalangin ko po sa Panginoon, nawa po itong taon na to at kalooban ng Panginoon na maging okay na po lahat. Baka po mga by December po, makauwi na po ako sa amin. Pero po, bakasyon lang po yun at siguro, isang pirma na lang po. Eh, mahirap naman din po magsalita. Basta, ano po yung kalooban at bigyan pa ako ng Panginoon ng kalakasan, eh, mananatili pa rin po ako kahit na sandali na lang po. Para, yan, nakapagpagawa na po ng bahay yan eh. Kaya yan po isang blessing sa kanya ng Panginoon. Malapit na matapos yung bahay niya sa Pilipinas. And continuous naman po yung good relationship niya sa family members niya sa Pilipinas. So, paano po naku-continue yung good relationship mo sa member sa Pilipinas una, po 23 years naman? Unang-una, syempre sa panalangin, andun yung bonding ng binibigay ng Panginoon sa buhay naming mag-asawa at sa pamilya ko. At syempre, andun din yung lungkot na pinauwi ako ng husband ko, pero hindi pa kasi tapos yung aking mga konting project, kaya konting panahon pa, tiis-tiis muna, Inday. Go-go muna. Go-go-go. May mga moment po bang naiyak din po kayo? Ay, marami pong moment. Siyempre po, hindi po puro pera na lang ang, hindi naman po puro pera na lang po ang nasa isip natin. Siyempre po, andun din yung gusto ko rin po na mayakap po man lamang po ang aking pamilya. Yung mister ko, siyempre, matagal na rin po kami hindi nakikita. Andun din po, siyempre, yung lungkot sa buhay ko. Pero, yun na nga lang po, kung di tayo magkitiis, wala po. Kaya ilang kontrata na lang, uuwi na rin po si Sister Raquel. At saka importante po sa lahat kasi healthy. Kasi yan ang puhunan natin mga OFW sa Hong Kong o sa ibang bansa, yung maging malakas. Kasi sabi ng katawan ang puhunan natin, kaya dapat laging healthy. Diba? Okay. Asa na? Oh, thank you mami sa taas.